I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, sa nakalipas na 24 oras ay ilang dam ang bahagyang bumaba ang water level. Kabilang na dyan ang Angat Dam sa may Bulacan at Magat Dam dyan sa probinsya ng Isabela. Bumaba rin ang tubig sa Lamesa Dam ayon naman sa PAGASA. Kahapon na itala ang 72.92 meters na water level ng nasabing dam. At mga kapuso, nasa 79 meters yung low critical water level ng Lamesa. At ngayong araw ay magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon dito sa ating wind forecast. Yung nakikita yung parang umiikot na hangin na yan, yan po yung low pressure area na binabantayan ng Japan Meteorological Agency. Pero mga kapuso, halos walang tsansa na ito ay pumasok ng ating area of responsibility. Hangin galing sa silangan ang magpapatuloy sa masusunod na araw at yan yung magdadala ng maalinsangang panahon. At yung posibleng init factor nga sa ilang bahagi ng ating bansa, sa may Tugigaraw, 42 degrees Celsius ang inaasahang init factor ngayong araw na ito. Dito sa Visayas, dyan sa Cebu, 38 degrees Celsius. At mas maalinsangan sa Davao, sa 39 degrees Celsius na init factor. At base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos walang ulan sa Luzon sa umaga, pero sa hapon, halos natakpan na yung northern at central Luzon. At yung mga kulay pulang nakikita nyo, yan po yung mga matitinding thunderstorm. Maging sa Visayas, central, western at eastern section may ulan. Lalong-lalo na sa Mindanao na kung saan mas matitinding thunderstorm inaasahan mula hapon hanggang sa gabihan mga kapuso. Kaya dapat maging I am ready. At dito sa Metro Manila, mas maalinsangan ngayong araw ito kumpara kahapon. Posibleng pumalo ng 41 degrees Celsius yung ating init factor at may tsansa ng mga dagliang pag-ulan. Hindi po sa buong Metro Manila, mga kapuso, sa ilang bahagi lamang na kung saan yung mga dagliang pag-ulan ay mararanasan sa may northern part ng Metro Manila. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I'm ready. Servisyong totoo ng GMA News.